Isang magandang araw sa inyong lahat, klase. Muli ako si Pilipinang Christine and ay sa akin yung magiging guro para sa Pilipino sa piling larangan. Ngunit bago ang lahat, tayo'y muna'y manalangin. Heavenly Father, grant us each day the desire to do our best in school. Cover us with your enduring love, grace, confidence, and perseverance. Fill our hearts with enthusiasm to grow not only physically and mentally, but morally as well. Help our teachers to maintain their utmost dedication and patience in order to guide us and understand our individual uniqueness. Bless our parents for their continued love and support in every step of our learning journey. Bless also our school, Probeck School, as it continues to provide quality education that holistically educates our hearts and minds. This we pray in your most powerful spirit, Almighty God. Amen. At para sa ating final, sa unang aralin, tatalakayin natin ang pagpapayaman at pag-oorganisa ng mga datos sa pamamagitan ng character sketch. Ang character sketch ay isang anyo ng sanaysay na naglalarawan o nagsasalaysay tungkol sa isang tao, hayop, bagay, o lugar tungo sa isang impresyon o kakintalan. Di naman kaya ay insight sa Ingles o kabatiran. Ito rin ay paglalarawan hindi lamang ng panlabas na katangian kundi maging ang pangloob. Ang paksa o subject ay hindi nangangahulugang tao lang. Ito ay maaaring gamitin sa hayop, maaaring sa lugar, pangyayari at iba pa. Talakayin naman natin ang mga paraan sa pagpaparami ng dato sa character sketch. Meron tayong dalawang aspekto sa pagsulat. Una na nga rito ay ang kasapatan ng datos at ang ikalawa ay ang pagsasaayos o organisasyon ng mga ito. Nakasalalay ng malaki sa dalawang aspektong ito kung makakaabot sa mambabasa ang kakintalan o kabatirang nais palitawin ng manunulat tungkol sa paksa. Kaya't mayroon tayong tatlong paraan o estratehiya para sa pagpaparami ng datos sa character sketch. Una na nga rito ay ang paglilista, ikalawa ay ang pagmamapa, at ikatlo ay ang malayang pagsulat. Unahin natin ang paglilista. Dito ay inililista lamang ang anumang salita o pariralan na may kaugnayan sa paksa. Isulat lamang ang lahat ng angkop na detalye o salitang pumasok sa isip, subalit tandaan lamang na ito dapat ay mayroong kaugnayan sa mismong paksa. Maituturing din itong pinakamadali sa lahat ng mga estratehiya. Halimbawa na lamang, unang gawin sa isang malinis na papel, isulat sa ibabaw ang paksa ng character sketch. Halimbawang paksa ko ay ang Lola Melyang ko. Ikalawa, sa ilalim nito, sumulat ng anumang salita o parirala na pumapasok sa isip kaugnay ng paksa. Mabait, mahilig kumain, magaling magluto, maunawain, mahilig sa halaman. Ano pa ba? Maalalahanin. Palasimba, maalaga, masigla, tsaka masayahin. Kung mapapansin ninyo, habang iniisip ko ang mga salitang maaaring maglarawan sa aking lola, ay hindi ako masyadong nag-iisip dahil ito ang ikatlong panuto. Huwag nang mag-isip ng mga salitang maaaring ibigay at iwasan muna ang pag-e-edit. Ang susi sa paggamit ng estratehiyang ito ay ang bilis ng paglilista. Ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy at mabilis ang paglilista. Sa totoo lang, kulang ang mga salitang ito upang ilarawan ng aking lola. Kaya't mahalaga din na ika-apat na panuto ay orasan ng paglilista. Gawin lamang ito sa loob ng 5 minuto. Dahil ang paliwanag dito ay kapag may pressure sa pagsusulat, tulad ng tuloy-tuloy na paglilista ay lumalabas ang ilang impormasyon o detalye ng hindi mo inaasahan. Sunod nating talakayin ay ang pagmamapa. Ito ay katulad lang din naman ng paglilista, subalit ginagamitan naman ng graphic organizer upang mas makita ang koneksyon ng mga detalye sa isa't isa. Narito ang ating halimbawa. Una, sa isang malinis na papel ay gumuhit ng isang maliit na bilog sa gitna. Sa loob ng bilog ay isulat naman ang paksang nais gawa ng pagmamapa. Halimbawa, si Buknoy, isang aso. Ikatlong dapat gawin, mula sa isang gilid ng bilog, gumawa ng isang maiksing guhit palayo rito. Sa ibabaw ng guhit ay sumulat ng isang salita o parirala na may kaugnayan sa paksa.
na si Buknoy. Ayan, so dahil isa siyang aso, kaya't nilagay ko madalas tumahol. Pagkatapos nito, gumawa naman ng isang maiksing guhit na nakadugtong sa unang guhit. Parang ganito. Ngayon, sa ibabaw ng bagong guhit ay sumulat naman ng salita o parirala na may kaugnayan na sa nakasulat sa unang guhit na madalas tumahol. Kaya't nilagay ko ang di kilala ang tao sapagkat tumatahol lang naman si Buknoy kapag may mga bisita o di naman kaya may mga taong hindi niya kilala. Matapos nito ay muling gumawa ng isang maiksing guhit na maaaring kadugtong pa rin ng unang guhit o kung gusto mo naman na ikalawang guhit na. Depende kung saan nakaugnay ang susunod na salita o parirang maiisip mo. Pero sa akin ganito ang gagawin ko. Madalas kasi na kapag tumatahol ang mga aso, kagaya ni Buknoy, ay maaaring nagugutom din siya kahit ilagay ko siya sa pangalawang linya kaugnay ng unang line o guhit. Ayan, so dahil wala na akong maisip na iba pang mga salitang maaaring kadugtong ng madalas tumahol, maaari na akong dumako sa ikalawang guhit na mayroong kaugnayan pa rin sa salitang Buknoy o aso. Ayan, susunod kong ilalagay ay matalik na kaibigan. Ayan, pagkatapos niyan ay ulitin lamang ang proseso hanggang sa magsanga-sanga ang mga guhit. Yung katulad ng ginawa natin dun sa unang guhit. Maglagay ulit ng maiksing guhit na konektado naman na sa ikalawang guhit na matalik na kaibigan. Kaya't ilalagay ko sa guhit na ito na madalas na kalaro o kakulitan. Maaari ko rin iugnay dito na madalas katabi sa pagtulog. Maaari ko rin idagdag ang katangian ni Buknoy bilang malambing, matalino dahil siya ay natuturuan ng iba't ibang klase ng tricks. And tada! Ito na ang aking pagmamapa. So ganito ang kinalabasan nung ginawa ko. Mas mabisa kung gagawin ito sa loob ng 5 minuto pa rin para maurasan ang pagmamapa. Nagagawin nyo rin mamaya. At panghuli ay ang malayang pagsulat. Ito rin naman ay tuloy-tuloy na paglilista ngunit nasaan yung patalata. Hindi ito kagaya nung nauna natin ginawa na pa-bullet form sapagkat dito kailangan na tuloy-tuloy lamang ang pagsusulat at bawal huminto hangkat hindi rin humihinto ang oras na inilaan mo yung minuto sa pagsusulat. Narito ang proseso para sa pagbuo ng malayang pagsulat. Una, kailangan munang isulat sa ibaba kung ano ang paksang nais mong gawan ng malayang pagsulat. Siguraduhin din na mauorasan ang gagawing malayang pagsulat. Kagaya lang nung naunang dalawang strategiya, gawin ito sa loob ng 5 minuto. Ikatlo, sa pagkisimula, sumulat ng mga parirala o pakungusap na may kaugnayan sa napiling paksa. Sa susunod, isulat lang ang kung anumang pumasok sa isip. Huwag munang mag-edit. Hindi rin kailangang sumunod sa wastong gamit ng mga bantas. Kung walang pumapasok na salita o detalye sa isip, ulit-ulitin lamang ang huling salita na isinulat. Pwede rin maglagay ng sunod-sunod na tuldok. Halimbawa na lamang kung ang huling salita na isinulat mo ay ang salitang ikaw, hanggat wala kang naiisip na panibagong salita o ideya, puro ikaw, ikaw, ikaw ang iyong ilalagay. Hanggang mayroon kang panibagong salita na maiisip. Hanggat maaari, huwag iangat ang lapis o ballpen mula sa papel o anumang mga panulat dahil mahalagang tuloy-tuloy at mabilis ang pagsulat. Ang prinsipyo ay katulad din sa estratehiya ng paglilista. Lumilitaw ang nakatagong kaalaman kapag may pressure sa pagsusulat. Pagkatapos ng ehersisyong ito, balikan ang naisulat bilugan ang mga detalyeng hindi akalain na maisusulat. Maaaring dito ibatay ang pagdevelop ng sulatin. Muli, orasan ito ng 5 minuto. Papakita ko ang isang halimbawa kung paano nga ba ito isinasagawa. Una, tukuyin muna kung ano ang nais mong paksa. Halimbawa, ang aking sarili. Tapos kung isulat ang paksa o ang pamagat, saka ko ay isusulat ang mga iba pang detalye tungkol sa aking sarili. Isahan ko sa pagbibigay ng aking pangalan, profesyon at iba pang mga detalyeng patungkol sa akin.
napapansin ninyo, naglagay ako ng maraming tuldok dyan at maraming at dahil ito na yung panahon kung saan wala nang pumapasok na ideya o salita sa aking isip. Kaya habang wala pang pumapasok, tuloy lamang sa pagsulat. Okay lang kahit mapuno ang papel mo ng mga paulit-ulit na salita sapagkat bahagi ito ng ating pagsasanay para sa malayang pagsulat o free writing. Muli, mas mainam ito kung mayroon kayong itinatakdang oras o minuto para sa pagsulat. Sa inyo, sa paggawa ng malayang pagsulat, gugugulin ninyo ang 5 minuto. Ayan, tapos na ang aking malayang pagsulat. At ngayon, kayo naman, panuto. Palawakin ang datos ukol sa mga sumusunod na paksa gamit ang paglilista, pagmamapa at malayang pagsulat. Unang gawain para sa paglilista, umisip ng isang mabangis na hayop na alam mo. At dito mo simulang ilista lahat ng maiisip mong detalye patungkol sa hayop na iyon. Muli, gawin na ang pagsusulit na ito sa 5 minuto lamang. Ikalawa, para sa pagmamapa, umisip muna ng paboritong lugar na palaging pinupuntahan. Matapos nito ay gumawa na ng mga guhit na nagpapakita ng mga detalyeng kaugnay ng paksa. Gayun din ang relasyon o koneksyon ng mga ito sa bawat isa. Paalala lamang na hindi ko hinihingi ang mapa kung papaano pumunta sa lugar na iyan, kundi ang mga detalyeng kagaya lang din ng paglilista, subalit parang graphic organizer. At pinakahuli para sa malayang pagsulat, nais ko namang gumawa ng isang sanaysay ukol sa buhay mo bilang isang mag-aaral na nasa senior high school. Paalala muli, kailangang orasan ng iyong pagsusulat. Gawin lamang ang lahat ng ito sa loob ng 5 minuto. Maaari na kayong magsimula! Ayun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam!